Hi guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng e-sport jersey V-neck gamit ang 3D mockup ng Yellow Images. Before tayo mag-start guys, please subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Okay guys, again, ang mockup na to is available through Yellow Images. Nakalagay ang link below sa description para ma-download nyo. Okay, ang balik natin dito, ang bala ko dito guys is gawing black base ang body then with accent color ng gray and red. So, una gagawa tayo ng artworks niya or yung mga accent colors niya sa AI. So, unahin natin yung gray. Gawa tayo ng anim na lines. So, para ma-duplicate yan. Command D or Control D sa keyboard. And gagawa tayo ng mas maliit na version ng stripes. Okay. Then, duplicate ulit natin. So, Control Shift Alt Command or Shift Control drag and release then Control D or Command D. Okay, then puputuloy natin siya. Okay, then select all nyo, then trim. Okay, so ito yung ating ilalagay sa side ng ating jersey. Medyo adjust natin ng konti. Okay, then gawa tayo ng red accent. Okay. So, para makita natin, duplicate natin. Then, O, enter. Para ma-vertical. Enter ulit. Group nyo lang siya. Select all. Then, group. Control G or Command G. And then, gagawa tayo ng ating pinaka-center. So, artwork na sa gitna. Okay. Oops, sorry. So, gray din ang ating ilalagay na kulay. Then, medyo kapalan lang natin ng konti. Okay. Then, sa gitna, plus sign, click once, then, arrow down. Okay. Then, duplicate lang natin siya. Yan. Then, group. And then, gagawa natin siya ng gradient effect. Linear. Okay.
Okay. So, ito yung magiging itsura ng gitna ng body natin. Yan, gagawa naman tayo ngayon ng para sa upper chest part ng ating front jersey. So, gawa tayo ng gawin natin siyang red. Okay. Okay. Bend natin ng konti. Then, ito namang susunod na gagawin natin is para sa sleeves. Oops. Okay. Para sa sleeves natin to, tapos lalagyan natin ng gray base, tatlong lines. Okay, ito medyo lagyan natin ng konting effect. Gawin natin medyo mababa yung kanyang opacity. Okay. So, opacity. Opacity, gawin natin 80 to. Okay. Ang dikit natin dito, pailalim natin. So, may kita nyo mamaya kung ano yung outcome yan sa sleeves ng ating jersey. So, ngayon ready na tayong ilagay ang ating mga parts ng ating jersey. So, una is copy natin tong side part ng ating jersey. And then, lalagay natin sa ito, gawin natin munang black base. Color overlay, black. Then base, smart object, okay. Then shift alt or drag or shift option drag. So dito natin siya ilalagay sa side, then proportion lang natin dito sa gilid. Okay, tansyahin lang natin na medyo abot siya hanggang dun sa may kilikili. Okay, then enter. Gagawin natin, kung napansin nyo guys, medyo nag-exceed siya rito. Ang gawin natin is, para may copy tayo, Command-J. Then, i-hide lang natin siya. Then, yung duplicate niya, rasterize natin, right-click. Then, burahin nyo yung part na
lumampas. Okay. Then, ito, duplicate natin, Command J or Control J. Then, oops. Ito pala guys, yung highlights and shadows, make sure na nakalock para hindi siya naseselect once na nag-e-edit tayo. Okay, so ito, shift, click, drag, bitaw, then edit, reflect, or flip horizontal. Then, tatansyahin lang natin siya na exacto siya dun sa as almost same ng kabilang side. Okay. Ngayon, yung ating center, ganun din, select all, copy, paste, smart object, okay. Then, again, drag, shift, command or control, drag, para lumaki yung ating image, then drag down, and enter. Okay, so papailalim natin siya, click, drag doon sa dalawang lines na to. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dito, once na center na siya, okay, gawa ulit tayo ng copy, then i-hide natin. So make sure guys na lagi kayo nagduduplicate ng copy na editable. Para anytime na kung may babaguhin kayong kulay, ay ibabalik mo siya. So, yan. Once na rasterize na natin siya, tsaka natin i-delete yung excess dito sa magkabilang side. Okay? Para eksakto lang siya sa gitna. And then, ngayon dito na tayo sa kanyang sleeves. Okay, ang gagawin natin is copy na lang natin yung base dito. So again, pwede nyong kulayan to gamit ang sa pamamagitan na pag double click dito sa loob. Pero para mas mabilis, kinopy na lang natin layer style ng body, then ipipaste natin dito. Okay, so black na siya. Again, yung kukunin natin ngayon yung artwork ng ating sleeves, then copy paste, then again drag, ilalagay natin sa sleeves. Adjust lang natin. So, ang gagawin natin dito sa magkabilang cups niya is lalagyan natin ng contrast color. So, para gawin yun, isa sa mga ways, hide lang natin yung dalawang pinaka main shadows and highlights. Click nyo yung parts and merge. Then, gamit ang magic wand, click nyo yung magkabilang, oops, sorry, dapat nakaselect kayo dito sa parts merge. So, ulitin natin. Then, click nyo yung magkabilang sleeve, click once, then shift, then click, okay, then duplicate nyo, command D or control D, para ma-duplicate nyo itong dalawang parts na to. Okay, ulitin natin guys. Click magic wand, then shift, click, then command J, sorry, command J, para meron tayo ng kopya ng dalawang cups. Then, ngayon, palabasin natin yung dalawang highlights and shadows. Then, yung dinuplicate natin, double click nyo lang para mabago yung kulay niya. Gagawin natin ngayong color red. Okay.
Okay, then ngayon, adjust natin tong artwork natin ng sleeves. Make sure na medyo tago. Okay. Ayan na. Ngayon, duplicate natin yung sleeves para mailagay naman dun sa kabila yung artworks ng sleeves. Drag, shift, release, then edit, transform, flip horizontal, then again habulin natin yung itsura nung sa kabilang side. Okay, adjust natin ng konti. Okay, baka natin ng konti. So kung at maaari parang same sila. Okay, then yung ating artwork sa upper chest, left and right, copy paste, smart object, okay. Then shift, drag natin doon sa pinaka shoulder, upper shoulder, or sa may parts ng kanyang. So nandito siya, i-drag natin siya sa taas para makita. Then adjust natin ng konti. So medyo ipopoint natin doon sa arrow ng ating sleeves. Okay. Okay, so ngayon, duplicate natin ulit, edit natin ng konti, right click, rasterize natin, then para eksakto, select lang natin itong, so lilinisin lang natin ng, yung itong excess na to. Okay, then again, balik tayo dun sa selection itong ating red. Then delete. Okay, then Control D or Command D para i-unselect yung ating highlights, then Command J para ma-duplicate, then lalagay naman natin dito sa kabilang side. Drag and release, then edit transform, then flip horizontal. Okay. Ayan na, ang ating... Oh, sorry, gagawin nating black yung ating V-neck. So maraming ways, so ito yung isa sa mga ways. Ilalabas natin yung view ng parts, then yung color niya is gagawin natin red, then yung okay. So yung okay na yung ating trim or yung ating neck tape is black. Then in reality, so yung base talaga natin inside, kasi full sublimation dry fit ito, so dapat naka white base lang itong part na to, kasi ang kinukulayan lang dyan is yung mga nasa labas. Okay, so ayan na guys ang ating front e-sport jersey. So, pwede nyo nang ilagay yung mga logos nyo dito, kung saan nyo mang gusto ilagay. So, tatapusin natin yung ating backside. Okay. So, apply lang natin yung mga in-apply natin sa front. So, ang gagawin natin is
the drag and drop lang natin. So una hulayin muna natin ng all black. So again, click ito, then right, then paste, right click, then paste layer style. So magiging black, all black na siya. So ngayon itong ating color is red. So gagawin natin siyang red. So select again yung parts merge, then gamit ng magic wand, select nyo tong color nya, then alt, habang nakaselect ito, command J or control J sa keyboard. Okay, then release, then if you highlight nyo ulit yung shadows and highlights natin, double click yung color, then gawin natin tong color na red. Okay. Okay, so ito na siya. Gawin natin red. Then ngayon duplicate lang natin. Duplicate na lang natin yung parts na to. Yung front natin, okay? Para mas mabilis. So hindi na natin kakailanganin yung nasa AI. So ito na mismong nasa front, ang ating front artworks yung ating gagawin or ang ating ikakopy or ida-drag and drop doon sa likod. Okay, so select nyo lang, click shift, then habang nakaselect yung tatlo, click drag and drop. So command O 0 para ma-view natin ng naka, oops, nakalimutan kong i-lock yung ating highlights and shadows. Again, dapat naka-lock. Then, pwede tayo mag-adjust dito sa ating ating back. Or kung, yan. Then, adjust lang natin ng konti. Okay, so yan. So make sure lang na naka-center tayo. So kung medyo may napansin ako dito na konting excess sa gilid itong part na to, so burahin nyo lang. Okay, then again yung ating cups, kung ano yung ginawa natin sa front, ipalabasin lang natin yung parts merge, then naka-select, then click habang naka-select yung ating magic wand tool, click once, escape, then shift, hold, click, and then control J or command J para mayroon tayong kopya at mababago natin yung kulay nitong ating sleeves. Gagawin natin siyang red. Okay. Then hide ulit natin yung ating parts merge para bumalik tayo dun sa original na kulay niya. Okay, then ngayon yung ating namang sleeves ang ating ikakopy. So drag and drop lang. Okay, then command J para ma-duplicate natin or control J sa keyboard, then edit, transform, flip horizontal ulit,
Then adjust natin. Bulin natin yung same position ng ating nasa kabilang side. Okay. So, pailalim natin itong dalawa sa cups. Okay. Para medyo nag-overlap yung ating design. Then, lastly, yung ating artwork sa ating chest part. Medyo lakihan natin ng konti ito kasi nandito tayo sa back. Okay, enter. Then, Command-J or Control-J, Shift, Drag, Release, Edit, Transform, Flip Horizontal ulit. Okay. So, ayan na guys, ang ating finish eSport jersey. Gamit ang 3D mockup ng yellow images. So, I hope guys may natutunan kayo sa video na to. Para sa marami pang video tutorials gaya nito, please subscribe and don't forget the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos ko. Thanks guys!